So, napaka-importante rin itong mga kabags, yung plastic na to. Kasi ito yung case washer niya para hindi gumalaw-galaw yung makina. Yan o. Saktong-sakto yung mga kabags. Kasi pag gagalaw-galaw yung makina, pwede maputol yung pihitan. Ito, pwede maputol itong mga kabags. Yan, humanda na siya. Tapos yun nga, putol na naman yung video ko. Ilagyan ko na ng silicone to. Kaya, ano na, hindi na mahirapan yung bumukas nito. So, lalagyan natin dito tatak para alam natin kung gaano katagal yung duration ng battery. At kung kailan natin binuksan. Nilalagay ko nga pala dito guys ay initial ko lang tsaka date. Anong date ngayon, Beth? September 7. 2020. Meron na siyang tatak, hindi nyo lang makita. Siyempre guys, kailangan nyo bumbahin to, yung makina. Para kung may alikabok o balahibong, ano, sobrang liit. Siya makakapasok sa mga gear niya. Kasi pag pumasok sa gear guys, hindi na siya andar. So malambot na lang siya mga kabag sa sara. Gawa nung may silicone na siya. Tapos spring bar. So hindi lang yan guys. Sige, mamaya ako nasabunin. Sasabunin ko rin ito pagkatapos para malinis siya. Para pag sinuot ng customer mga kabags, hindi siya malagkit. Alam ba nyo guys, nung hindi pa ako marunong gumawa ng relo, may isa akong nasa SA Manila ako, boy pa lang ako nun, hindi pa ako technician. May customer kami na artista na yung artista nung sa ang TV nung araw ako, hindi ko na nakalimutan kung ano yung pangalan nun. At yung relo niya guys, alam niyo ba, fossil yung tatak. Ganitong-ganito na fossil na white siya. Diba ito kulay violet na pininturahan? Parang naka-chrome siya sa violet. Sa kanya naman naka-chrome sa makintab. Kasi yun yung unang-unang design ng fossil, mga fossil nung araw. Parang may naka-pintura siya sa iba-ibang kulay. May silver, ito kaganito, violet. Pero hindi yan basta-basta guys na pintura. Parang ano rin siya, yung plated siya. At ito yung fossil, yan yung trademark ng fossil mga kabags na relo. Siguro mga hindi ko nagkakamali, mga 2000 yata yun. Year 2000 mga kabags o 1999. Kasi pumasok ako sa tindahan ng mga relo mga kabags sa SM Mega Mall, August 6, 1998. So, tumagal ako ng 19 years sa kumpanya na yon. Hanggang sa na-absorb ako na maging technician. Yun, hanggang ngayon, laking tulong at natuto kong gumawa ng relo. Pero ang posisyon ko talaga noon mga kabags ay utility man. Tagalinis lang ako doon. Hanggang sa nangailangan sila ng watch technician. Imbis na mag-hire sila ng totoong watch technician, ginawa sa amin, tinuruan kami ng mga technician doon.
So kaya ako natuto magrilo. Kasi pag maghari sila ng totoong technician, guys, napakamahal ng bayad. Kaya i-share ko na rin sa inyo, hindi biro yung gumagawa ng relo. Ito yung talent na dapat napakamahal. Kasi kung kayo lang gagawa nito, guys, masisira lang ang relo nyo, magagasgasan pa. Una sa lahat, siyempre alam mo yung relo, mahal din to, may kamahalan din. So totoo yun yung relo, guys. Kung ikaw ay isang practical, hindi mo kailangan bumili ng mamahaling relo. Importante may oras. Pero dahil sa ang buhay sa mundo ay may tatlong klase ang tao. May mayaman, saktong yaman, at yung mahirap. So siyempre sa mahirap, yung kontento na sa saktong relo. Yung mga bibili mo ng halagang 200, 500. So, kasi pag ganito, pumasok ka na sa mga ganitong may brand na, pumapatak na to ng mga 10,000, 9,000, 8,000. O, diba? Tapos hanggang sa 500,000, 100,000, 200. Sa 100,000 nga, guys, mahal na yun. Para sa saktong mamayan lang. Pero pag medyo nakakaluwag-luwag ka, pwede kang bumili ng 100,000. So, tapos sa 500,000. Sa 500,000 yun, guys, siyempre may value na talaga yan. May diamond, may ginto na yung relo mo. Pag umabot na ng 1,000,000, yun na, sobrang dami ng diamond at sobrang na rin maraming ginto na nakakabit sa relo nyo. Siyempre may pangalan at magandang klase ng makina. So, sabihin ko sa inyo, ang mga relo na yun ay gawang Swiss made. Gawa ng Switzerland. Kasi ang pinagawa ng relo ay made in Switzerland, mga kabags. So, ito, made in Japan lang to. Pero ito, ang fossil, mga kabags, gawang Switzerland. Kaya makita mo dyan, Swiss made. Tandaan nyo, guys, pag gusto nyo ng mamahaling relo is gawa ng Swiss made. Yan, Tagewer, Omega, Patek Philippe. Ewan kong Patek kung ano, Swiss. Hindi, Swiss din yun. Swiss made din yata yan. Tapos yung Rolex yata, parang Swiss din eh. Ewan ko lang. Hindi ako sure. Search ko nga kung anong Swiss, gawang ano yung Rolex. Pero tingin ko doon din galing yan eh. So yun, mga kabags, hanggang dito na lang yung vlog natin. At yan, okay na yung fossil na ginawa natin. Bye-bye.